Hello mga kahukap, magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat. At ito, nandito ako sa garahe at magbablog na naman ako ng konti. At may biyahe tayo next week. May biyahe tayo next week at nire-ready natin yung ating stop. At habang magbablog ako, pinapanood ko yung aking kaibigan, our friend, Fisherman Chronicles and Santa Cruz Surfcaster. Ito yung trip nila sa Tomahawk. Talagang man, it's a very good fishing. They hit the bluefin really good. And we were together on our last trip. Abangan nyo po yung aming video. I think last week, 2 weeks ago, nagbiyahe kami. 1.5 days lang, nagtry kami kasi alis kami uli ng 2.5 days sa boat na to. This is a Tomahawk boat. At nagbablog si ano, nagbablog si Fisherman Chronicles, si Dylan. His name is Dylan. At nag-meet kami sa 1.5 day trip namin. At yan, habang pinapanood ko. At talagang napakaganda ng fishing nila. At medyo yung fishing namin noong nakaraan, medyo hindi okay. Medyo taghirap. Medyo kailangan ng konting talent and skills. But we get some bluefin tuna. Not really big, but it's a good size. At abangan nyo po yung ating YouTube video. Okay, balik ko sa aking camera. Okay, what's up? At ito, hihinaan natin yung volume ng TV habang... Okay, yan, i-off na lang natin. Okay, naka-on siya pero naka-off. Okay, tawag dito, mute natin yung TV. May biyahe kami, 2.5 day, Tomahawk. And this is our, gonna be second time na sumakay ng Tomahawk. Maganda yung boat, maganda. At the crew is, tawag dito, magagaling, masipag. And thank you for Tomahawk, the captain and the crew. Thank you so much sa aming last trip. At abangan nyo po ang aming pagbabalik ng Hookup Brothers. Okay, bago tayo mapalaot at bibilisan ko na ng konti para hindi masyadong matagal itong aking video. At po ay magbiyahe kami ng Hookup Brothers dito sa California. At lalabas po kami sa Fisherman's Landing, San Diego. At ito po ay gonna be a 2.5 day. At tawag dito, supportahan po natin ang ating mga kaibigan. At ang ating mga grupo sa Hookup Brothers, Talim PH, PWAP, Katukub TV, Vincent Manalo TV, Adventure Drifters, Drifters Adventures, Fishing and Beyond, sino pa? Marami. At nakalimutan ko na yung iba. Okay, sorry about that. And abangan nyo po ang ating raffle. Malapit na po ang ating raffle. At ang matindi po is yung regalo po ni Master Jong na niregalo sa atin na Shimano Calcutta. Yan po ang ating magiging first prize sa ating raffle. At meron din po tayong mga consolation prize, second and third, either a fishing rod or fishing reel or fishing rod or fishing line, any kind, or GCAS. Okay, abangan nyo po yan. At inaayos lang po ng ating mga admin and moderators ang ating mechanics. Bago ako mapalayo, lumalayo na ako ng konti sa aking topic. Abangan nyo na lang po yan at lagi po kayo nakatutok sa Hookup Brothers. Panoodin nyo po ang ating video sa YouTube. I-hit nyo po yung button and share and likes and comment. At huwag nyo pong kalimutan, bago tayo mapalaot sa aking kwentuhan, mag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel, Hookup. Okay, tawag dito, the same thing. Ito na ang aking mga setup. Abangan nyo po ang aking setup. Ito, yan, tcharing! Oh my goodness, ang dami na naman dala. Ang dami ko na naman dala. At yung iba na andun sa taas, hindi ko na binaba. At ito po, ipapaliwanag ko lang ng konti. Ito yung ating GoPro setup natin, ito yan. At ito yung aking lagay ng mga hooks. At ipapakita ko mamaya sa inyo kung ano yung ginagamit kong hooks.
At ito yung aking line na paborito. At ito yung bagong bili ko kahapon na lagayan ng aking mga toothbrush, toothpaste, gamot, any kind. At sabon. Yan. At itong ating belt. Ito yung importante. Para hindi rin sumakit ang ating baywang. At ang ating buson. Katututok ng ating ride sa tiyan. Okay. First setup ko. Ito ang first setup ko. This is a 25 pounds Lexa. Ito po yung sa mapapanood nyo po sa video ko na i-upload. Ito po ay sa dami na siguro na nahuli. Bumigay po itong ano, natanggal po yung screw. Buti na lang na malayang ko. At na-save ko at naibalik ko na uli. Yan, nilagyan ko na siya ng thread locker. Yan, hindi na to kakalas. At yan, ang setup po nito ay nasa Phoenix Red Black Diamond. Yan. Yan ang kanyang setup. 1540. Yan. Ito yung pangalawang setup ko. Ito po yung bago kong Trinidad 16 kung nakikita nyo. Yan, nakasetup din siya sa aking Phoenix 3050. Yan. 3050. 9 feet. Ito, 9 feet din ito. Dalawang 9. Ito, tingnan natin kung saan siya nakaserap. Ito po yung bagong bili ko rin. Na hindi pa ito nakakaulo. Virgin itong dalawa na to. Yan dalawa na to. Yan Trinidad at saka ito, virgin to. Hindi pa talaga nakakahuli. Ito po yung huli case na binili ko. Daiwa TW. Abangan nyo po yung vlog ko rito. May vlog po ako. At yan po. 8.1 Lexa 400. Ang gwapo nito. Ang gwapo. Ang gwapo. Ang daming nabago. At yan. Ang harapan niya. Abangan nyo po. May mga vlog ako dito na ginawa. Ito po ay 25 pounds straight fluorocarbon. Ito ang sinetap ko dito is I think sa Trinidad ko is 40. 40 to. Pwede kong palitan to sa boat. Kung taghirap na, papalitan ko ito ng 20. Ngayon, yung dati ko na 25 dito sa akin trunks, na setup din siya sa Phoenix ko rin. Ano to? Phoenix, anong nito? Rated niya. 1540. 1540 yung trunks ko. Ginawa ko siyang 30. 30 din and fluorocarbon. Ito is straight fluorocarbon, I think. This is, yeah, this is 25. This is 25, straight fluorocarbon. This is 40, this is 30. This is 30, yung aking pinaka-buenas na rod na hindi pwedeng kalimutan. Ang Saltis, nakasetup sa Shimano. Shimano Talus. Yeah, paborito kong rod to. At ito, yung aking talika naman, ito ginawa kong 40. Yung isang talika ko, not 12. 2-speed na setup sa California na ang rated niya ay 2040. Perfecto. Napakagandang setup to. And then, itong aking talika, 12 uli, ay sinetup ko naman sa Phoenix ko na 2560. This is good too. Ito naman ay 50. 50, 40, 30, 30, 25, 40, 25. Ngayon, papunta tayo sa heavy na. Going to heavy, ito na yung aking bottom na 80. 80 siya. Nakaset up siya sa aking California rin. Californian rod, 2050. Gandang. Ito yung nakahuli ng blue pin noong nakaraan sa Aztec. At ito yung setup niyan. Patom 40 NLD2. Ang second patom ko naman ay nakaset up sa Shimano Terramar. Ayan, ang ganda nitong rod nito, ang gaan. At ang kanyang rated ay hindi ko makita. Yan, 50 to 100. 50 to 100. Pero napakagaan ang rod, napakagaan, napakaganda. At ito yung talika 20 ko. Nakasetup ito. Ito ay 80. And then talika, balik tayo sa talika 20 ko is this is 100. This is 100. And ang rated niya, ang Graptec ang kanyang rod. Yan yung kanyang rod. Rated niya 100 to 130. Yan. Virgin pa rin ito. Ah, hindi. Nakahuli na ito ng isa. Nakahuli ito ng isa. Ito virgin pa. Ito nakahuli na ng isa. Itong dalawa, itong isa ko, ito virgin pa to. Hindi pa to nakahuli ng blue pin. Yeah, ito pa lang. Nakahuli ito ng nanitong huli ko sa Aztec. Ito yung nakaraan last year sa Aztec. Nakahuli.
At ito, nakahuli na ata itong isa ko. Itong isa ko, ito virgin pa to. Ito nakahuli na to. Kasi nga kuminsan naiiwan sila, hindi ko madala lahat. Pero ngayon, ang plano ko is, dati ang dala ko noong nakaraan ay 6, 7, nagsiyam ako, hindi, nag-7 uli. Ngayon, dadaling ko naman is 10. This is our, I think ito na yung last trip namin. At sasamantalahin ko na. Ooh, what happened here? Okay, ito na, kung nakikita nyo, ito na po yung setup natin. Lexa 400, Trinidad 16. Lexa 400, yung new, TW. At Trunks 500, tawag dito Saltis 35H, yeah, and Talika 12-2, and Talika 12-2, Patom 42, Patom 42, and then Talika 22. Ibig sabihin po nun to is 2-speed po siya. Yan. At ito, nagpipishing pa rin ng ating mga kaibigan sa YouTube. Tabangan nyo po ang ating tawag dito. Babalik ta rin ko yung camera. At abangan nyo po ang ating bago kong video na tawag dito. Lipat natin dito yung isang rod para makaporma yung aking camera. Yan. Ayun kung nakikita nyo pa ako. Tingnan natin. Yan. Iangat natin ng konti. Yes, sir. Yan. Tawag dito. Tuloy ang biyahe. At tawag dito, bilisan natin. At tawag dito, isang sikreto po ng pipi-fishing. Lately, ginagamit ko na po ay light line. Usually po, mostly ang fishing ko from the beginning, 2 years lang po akong nag-start ng go down to 25 and 20. Mostly po, ang aking pinaka-light is 30 and up. Ngayon po, as sa dami ko naging experience, ay naging marami tayong na tawag dito na meet na mga tao na magagaling mag-fishing. At nagtatanong tayo. At ito yung mga advice nila. At ito po ang ginagamit ko ngayon na fishing line. Yan. 25 Seaguar. Fluorocarbon po to. Straight. Ito na po ang ginagamit ko. Kaya kung napapansin nyo, sa akin na dalawang Lexa ko is 25 straight fluorocarbon. Ito po yun. Ito po ang very effective. Talagang very effective. Mostly po na mga huli ko sa late ko na mga video, pag bluefin po ang nahuli ko, mostly ang ginagamit ko po ay itong 25 straight fluorocarbon. At pag mabilisan at maraming isda, pumapasok na po ako sa 30 and 40. Pero pong taghirap, ito po ang sikreto. Yan po ang sikreto talaga. At kung gusto nyo pong makahuli kayo ng marami, and kung sino po ang nagpipising sa San Diego o saan man sulok ng mundo, i-try nyo po. Kung taghirap ang fishing, it's very hard to catch something, try nyo po ito. And ito pa ang isang sikreto. Yan. Yan. Ito po ang isang sikreto rin. Itong hook na to. Yan. Kung nakikita nyo po yung number, tandaan nyo po yung number niya. Ito po ay Gamakutsa size 2. 18409-25. Ito po ang ginagamit kong hook. Ito po ay pumapasok. Kasi sobrang liit niya. Napakaliit talaga niya. Napakaliit. Kung makikita niyo po. Size 2. May mga size 2 na Gamakutsa na ibang brand na malalaki. Pero itong Gamakutsa na size 2 po, napakaliit. Napakaliit niya. Pumapasok po yan dito sa gilid. Parang circle hook din. Yung circle hook po kasi ang basa kinain niya dito pumapasok sa gilid. Tawag dito. Ito po ganun din. Doon po pumapasok sa gilid. Kaya ito po ang isang mga, ito po lately ang giging sekreto ko po sa fishing. Kaya mostly nakakahuli po ako. At may mga brand ng mustad. Yan, tinan mo to ha. Pinagkaiba niya. Tinan nyo. Yung mustad, pareho ang laki niya. Pero ang size niya doon ay size 4. Yan, J-hook po itong ginagamit ko na ngayon. Yan. Pero pag maraming isda po, circle hook ang ginagamit ko na size 1 and 10. Yan. Parehas ang size pero magkaiba ang number. Ito size 2, ito size 4. Size 2 Gamakutsa, size 4 sa mustad. Parehas ang size, parehas na pareho, at parehong effective. Mas mura po itong mustad kasi nga kinikwenta ko yung kung ilang piraso. I think mas mura yung mustad na ano na tawag dito na J-hook.
Kaya yan po ang sikreto na isang pagpipishing. At isa pang sikreto is yung live bait. Yung live bait po kailangang sariwang-sariwa. Malinis. Yung pinakamailap na sardines sa bait tank, ang pinakamailap, yun po ang gagawin yung bait. Kasi po, yun ang pinaka-healthy bait, mabilis tumakbo. Kasi pagbilis po ng takbo, yan po na-attract ang ating yellowtail, yellowfin, and bluefin tuna. Yan po sila na-attract. Pag mabagal po ang bait nyo, palitan nyo na po kaagad. Hindi po tatakbo yan, hindi rin po kayo makakauli. Makakauli, mahinang-mahina ang chance na makauli. Pero po, ang bait is napakabilis. Mararamdaman nyo na hinihila yung line nyo, mabilis na mabilis. Diyan po, may possible talagang makaka-hook up kayo. Yan po ang isang sikreto. Line, fishing tawag dito, fishing hook. At importante, yung live bait. Kailangan mabilis ka magpalit. Pag mahina, not healthy, pag ano, palit ka agad, try mo ulit panibago. Ang pinaka-sikreto, yung pinaka-healthy na bait sa bait tank, yung sardines, ang pinaka-hulihin nyo po, yung pinaka-mabilis. Ibig sabihin nyo na po, ang pinaka-healthy. Ano pa ba? At yun lang naman ang mga sikreto ng fishing. At importante, magdadasal ka. Pinagpipray po lahat ng aming trip. Pinagpipray ko po yan na maging maayos lahat, maging healthy, maging safe kami. At tawag dito, makalimit ang barko, makahuli lahat, mag-enjoy. Yun lang naman ang importante, mag-enjoy tayo sa fishing. At ito po ang aming last trip for this year. I don't know. Pero sa akin po, parang ito na yung last trip ko. Yung tropa, hindi ko alam. Parang nagpa-plano na naman sila. May sakay pa ata silang dalawa. Pero I think this is my last trip. And abangan nyo po ang ating YouTube video. And abangan nyo po ang aming this coming trip sa Tomahawk 2.5 day. Abangan nyo po yan. At marami pong salamat sa inyong lahat. At marami pong salamat sa pagmamahal sa inyo sa Hook Up Brothers. At hindi na po ako magtatagal at medyo mahaba na po yung ating vlog. At abangan nyo po ang aming fishing. At kalimutan yung pag-subscribe sa ating YouTube channel. At marami pong salamat nga pala bago ako matapos kay David. At binigyan niya ako ng tawag dito na Costa. Ito po yung pangarap ko na glasses na hindi ko nabibili. May na halos mga Oakley kasi mga glasses ko ka Ray-Ban. At and first time makakuha ako ng ano, binigyan ako ng ating sponsor na si Dave. Dave, thank you so much kung nasaan ka man kung mapanood mo itong video. Maraming salamat sa iyo sa pagmamahal mo sa Wuka Brothers. Napakagandang glasses at napakalinaw, napakalinaw. No glaring, talaga napakalinaw at pwede mong gamitin all day. At pwede kang mamili kung anong ano, kung glass or plastic ang lens na gagamitin mo. I think this is glass, yung isa ko is lens, plastic. At comfortable talaga. And I recommend to everybody na kung gusto niyo pong bumili ng glasses, pagpilian niyo po ang Oakley at saka Costa. At I think ito po ang gusto ko na glasses for fishing. Costa, napakaganda. All day kong ginamit, hindi ako napagod. Napakaganda, hindi masakit sa tenga. At napakalinaw. Kahit gabi na, siguro almost sundown na ginagamit ko pa rin. Napakalinaw. And I recommend this to everybody. And thank you Dave. Thank you sa Costa. And marami pong salamat. And okay, Hookah Brothers, marami pong salamat. Magpapaalam na po si Kuya Andrew nyo. Marami pong salamat sa inyong lahat. Kung nasama kayong sulok ng mundo, ito po ang Hookah Brothers. Hookah, go fishing, brothers. Okay, bye.